Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 3. Nagising na naman nang wala sa oras si Santi, isang araw ng Linggo. Paano ang aga-aga ay may tila nagkakagulo sa labas ng bahay nila. Pupungas-pungas na bumangon siya mula sa higaan at sumilip sa labas ng bintana ng kanyang silid. Nakita niyang nagkakagulo sa labas ang mga kapitbahay nilang tumutulong sa kanya sa pagluluto. Birthday ng tatay niya noong nagdaang araw. At sa araw na yon ay tila napagpasyahang maghanda kasabay ng piyesta ng kanilang barangay. Napakaraming tao na tulong-tulong na nagluluto at naghahanda sa kanilang bakuran at hindi maiwasang lumikha ng ingay ang mga ito. Dumako ang kanyang paningin sa isang bahagi ng kanilang bakuran. Doon ay nakita niya si Betong na abalang nagsisibak ng kahoy na gagamiting panggatong. Wala itong suot na pang itaas, kaya kitang-kita niya ang magandang hubog ng katawan nito na nangingintab sa pawis. Bigla tuloy niyang naalala noong minsang napayakap siya rito dahil nagulat siya sa kulog. She didn't remember the exact feeling, but she knew she felt safe when she was in his arm. Hindi niya masyadong nadama ang mga bisig nito noon dahil agad din siyang kumawala. Pero bakit tila nais yata niyang madama uli ang mga yon? Namalaya na lamang niyang napasarap na pala ang pagtitig niya sa lalaki at mukhang nararamdaman na may nakatingin dito. Dahil nagulat na lamang siya nang bigla siyang kawayan nito. Naimasmasan siya. Isinara niya agad ang kurtina ng kanyang bintana at nagkubli sa likuran niyon. Nag-init ang mukha niya sa sobrang pagkapahiya. Parang gusto niyang batukan ang kanyang sarili at lumubog na lang sa kinatatayuan niya. Naiinis siya dahil susulyap lang naman sana siya sa lalaki. Pero ewan nga ba, at nang mapadako ang paningin niya ay hindi naalis pa ang kanyang mga mata rito. Yun tuloy ang nangyari. Ang sulyap ay naging titig na nauwi sa pagkahuli. Tiyak na kung ano-ano ang papasok sa isip ng Herodes na yon. Baka isipin pa nitong pinagpapantasyahan siya nito. Ayaw pa sana niyang bumaba ng kanyang kwarto dahil wala pa siyang mukhang iyaharap kay Betong. Pero kinatok na siya ng kanyang ina. May bisita raw siya. Nag-ayos muna siya ng kanyang sarili bago siya lumabas ng silid. Sa sala ay nakita agad niya ang isang lalaking nakaupo sa pang-isahang sopa. Hindi niya ito mapagsino dahil nakatalikod ito sa kanya. Tumikim siya upang kunin ang atensyon nito. David? Wika niya nang lumingon ito. Isa ito sa masusugid na manliligaw niya noong college. Huminto lang ito sa panunuyo sa kanya. Dahil ang buong akala niya ay sila ni Betong. Mula noon ay umuyos na ito sa kanya. Labi siyang nangihinayang. Dahil balak na sana niya itong sagutin noon sapagkat gwapo ito at may sinasabi sa buhay. Kung hindi lang dahil sa buwisit na si Betong, malamang ay silang dalawa ni David ang nagkatuluyan ngayon. Hi, matipid na bati nito sa kanya. For you, tinanggap niya ang iniabot nitong bugkos na bulaklak. Mukhang hindi pa huli ang lahat para sa love story nilang dalawa. Tadhana na ang gumagawa ng paraan upang magtagpo uli sila pagkatapos ng ilang taon. Mukhang para nga talaga sila sa isa't isa. Thanks dito ha. Sandali, ikukuha kita ng juice. Hindi, wag na. Binigyan ako ng nanay mo ng merienda kanina. Ganun ba? Tumango ito at ngumiti ng ubod ng tamis. Lumabas ang malalim na dimples nito sa mga pisngi. Nakakapagtakang wala man lang siyang nararamdaman. Kahit kaunting kilig ngayon, maganda naman ang iting yon. Umupo siya sa mahabang sopa
na nasa bandang kanan ng inuupuan nito. Kumusta ka na? Ang tagal mong hindi nagpaparamdam ha? Tanong niya rito kapag kakunwan. Okay lang. Naging busy ako these past few years dahil nag-business venture kami ng brother ko. Nagtayo kami ng isang 5-star hotel sa Cebu. Nag-open yon last year kaya medyo maluwag na ang schedule ko ngayon. Talaga? Namilog ang mga mata niyang pagkarinig sa sinabi nito. Sinasabi na nga ba niya? At bagay na bagay sila ng lalaking ito. She was a good housekeeper and he was a good provider. They were meant to be together. Wala man siyang nararamdamang kakaiba ay masaya pa rin siya dahil nakasilip siya ng kaunting pag-asa na matutupad na rin ang matagal na niyang pinapangarap. At marahil ay si David ang sagot sa kanyang mga kahilingan. Hindi na masama. Ikaw, kumusta ka na? Tanong nito sa kanya. Ayos lang, wala siyang maisip sabihin. Nahihiya siya rito, parang natatakot din siya sa mga kilos at salitang binibitawan niya. Dahil natitiyak niyang isang pagkakamali lang, ay hindi na siya nito gugustuhin. Alam mo kasi Santi, pagkatapos ng mahabang katahimikan ay wika nito. Ginagap nito ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang tuhod. Ayan na, dumidiga na siya. Santi, matagal na kasi kitang gusto. Hi Santi, uy, may bisita ka pala. Nagulat siya nang biglang pumasok si Betong sa eksena bago pa tuluyang makadiga si David. Nakapaskil na naman sa mukha nito ang pamatay ng ngiting yon na nakapagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Paring David, ikaw pala yan. Kumusta tayo riyan? Mukhang big time na tayo ha. David ang pangalan niya, hindi David. Bakit ba nandito ka? Pagtataray niya kay Betong. Wala lang, nauuhaw lang kasi ako. Oo nga pala paring David. Kumusta na nga pala si... ayos lang. Ayos lang kaming lahat. Wika ni David na biglang namutla. Hindi niya alam kung bakit pero parang natakot ito. Pero kanino naman? Kay Betong? Ano nga palang ginagawa mo rito? Patuloy na tanong ni Betong. Wala. Dumadalaw lang ako. Pero aalis na rin ako ngayon. Sige Santi. Betong, tutuloy na ako ha. Marami pa pala akong gagawin. Bye. Walang lingon-likod na lumabas na si David ng bahay. David, sandali. Tawag niya rito. Ngunit hindi na ito lumingon. Lahat ng pangarap niyang nabuo kanina ay bigla na lamang gumuho sa isang iglap. Base kasi sa kilos at sa pagmumukha ni David, duda siya kung babalik pa ito. Noon pa man ay duwag at takot na ito kay Betong. Kaya nga tumigil ito sa panunuyo sa kanya noon. Muli siyang nakadama ng panghihinayang. Hindi rin niya napigilang sisihin si Betong. Kung hindi dahil sa Herodes na to, malamang ay masaya na siya sa kanyang love life. Nakapag-asawa na naman sana siya ng mayaman at paisi-isi na lamang sana siya sa buhay. Mula noon hanggang ngayon, eto at panira sa binubuo niyang pangarap. Napupuno na talaga siya rito. Naku Santi, naniligaw ba sa'yo si David? Mag-iingat ka riyan dahil may isang sampal ang pinadapo niya sa gwapong mukha nito. Halatang nabigla ito sa ginawa niya. Pero wala siyang pakialam. Nakakainis ka na talaga, Betong. Ikaw ang bahala sa buhay ko. Alam mo ba yon ha? Maraming pangarap ko ang nasira ng dahil sa'yo. Isa kang malaking hadlang sa kaligayahan ko. Kahit kailan, panira ka talaga. Kailan mo ba matatanggap na kahit kailan ay hindi kita magugustuhan? Dahil ayoko sa mga katulad mong nabubuhay lang sa kamote. Ayoko sa'yo, Betong. Sinisigaw-sigawan niya ito habang dinuduro ito. Galit na galit siya.
Pakiramdam niya ay umakyat sa ulo niya ang lahat ng dugo niya sa katawan. Pera lang ba talaga ang mahalaga sa'yo? Punong-puno ng hinanakit ang tinig na tanong nito sa kanya. Hawak pa rin ito ang nasaktang pisngi. Tama ka. At dahil wala kang pera, wala ka rin halaga sa akin, kaya please lang naman. Tantanan mo na ako. Okay. O baka naman gusto mo pang masampal uli ng maalog na yung tuluyan yung utak mo at magising ka na sa katotohanan. Sobra ka naman, Santi. Ah, talaga? Gusto mo pa bang magkaalaman tayo rito, ha? Unang-una, sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Sawang-sawa na ako makatanggap ng mga cheap na bulaklak na pinitas mo lang kung saan-saan. At sukang-suka na rin ako sa mga pagkaing binibigay mo sa akin na galing sa turo-turo. Pangalawa, pwede ba? Huwag mo na akong pagpaparinggan sa mga corny mong pick-up line dahil super bado yung mga yon. Ang sakit mo naman magsalita. Gusto ko lang namang sabihin sa'yo na mag-iingat ka kay David dahil may asawa na yung taong yon. Kinuha nga niya akong ninong ng panganay niya. Hindi ko akalain na makakarinig ako sa'yo ng mga ganyang salita. May lungkot sa tinig na sabi nito sa kanya. Nagulat siya sa sinabi nito. Parang nauumid ang dila niya at nahiya rin sa kanyang inasal. Hindi mo na ako kailangang pangsampalin uli para lang matauhan ako. Mas masakit pa kasi sampal ang sinabi mo. Tumagos hanggang sa kaluluwa ko. Alam mo, kung kaya ko lang turuan ang puso ko kung sino ang dapat nitong mahalin, hindi ko siya ituturo sa'yo. Napakahirap mong mahalin, Santi. Kaya lang, hindi naman pwedeng turuan ang puso. Kahit anong gawin ko, tumitibok pa rin to para sa'yo. Pero sa tingin ko, kailangan ko na nga itong tigilan ngayon. Masyado ng mahabang panahon ang ginugol ko sa'yo. Napapagod na ako. Kahit kailan ay hindi mo ko mamahalin dahil hindi ako mayaman. At isa lang akong dukha. Tama ka. Hindi tayo bagay kaya tatantanan na kita. Sana lang isang araw makahanap ka ng katapat mo na magtuturo sa'yo nang hindi naman talaga mahalaga ang lecheng pera na yan. Pagkasabi ni Yon, ay tuluyan na itong lumabas ng kanilang bahay. She felt guilty when she saw the sadness in his face. Kaya lang, ay hindi na niya mababawi pa ang mga nasabi niya. Tama na rin siguro ang kanyang mga ginawa dahil nauntog na si Betong sa pagkahibang nito sa kanya. Hindi na siya nito kukulitin. Magkakaroon uli siya na maraming manliligaw. Napabuntong hininga siya. Bakit? Parang hindi siya excited sa kanyang mga naiisip. Okupado ng isip niya ng lalaking alam niyang naghihinanakit sa kanya ngayon. Hindi siya mapakali. Dahil kahit alam niyang tama ang ginagawa niya, lumalabas na mali pa rin yon sapagkat may isang taong nasasaktan dahil sa mga nasabi niya. Ang sakit palang isiping nakasakit siya ng damdamin ng ibang tao. Pero wala siyang magagawa kundi panindigan ang kanyang mga sinabi. Mas okay na yon kaysa manghingi siya ng tawad dito. Nasa ganun siyang pag-iisip nang bigla siyang makaramdam ng pagkalam ng si Kumura. Hindi pa pala siya nag-aagahan at nagre-reklamo na ang kanyang mga bituka dahil wala pang laman ang mga yon. Padulog na sana siya sa hapagkainan para kumain nang biglang tawagin siya ng kanyang ina na noon ay kapapasok lang din sa kanilang bahay. Anak, nakasalubong ko si Betong ah. Bakit samba ko lang mukha ng isang yon? Inaway mo na naman ba? Sinabi ko lang sa kanya ang totoo, nay. Naglakad siya patungo sa kusina at nagtimpla ng gatas. Nakasunod naman sa kanya ang nanay niya. Nabalak na naman siyang komprontahin.
Totoo? Anong totoo? Tanong nito. Na hindi ko siya gusto. At kahit kailan, at kahit ano ang gawin niya, hinding-hindi ko siya magugustuhan. Kaya, tigil-tigilan na niya yung mga pinagagawa niya dahil naiirita na ako sa kanya. Sana ay natauhan na siya sa mga ibinigay kong sampal sa kanya. Ano ka mo? Sinampal mo siya? Abay Santi, bakit mo namang ginawa yon? Nasaktan mo na nga ang damdamin niya, sinaktan mo pa siya ng pisikal? Nay, kung hindi ko ginawa yon, patuloy lang din siyang aasa sa wala. Mas masakit yon pag nagkataon. Ay, ewan ko ba naman sa'yo? Bakit ba hindi mo magustuhan si Betong? Eh kagwapo-gwapo naman ang batang yon, tsaka saksakan pa ng bait at ubod din ng sipag. Medyo may pagkapilyo nga lang talaga yon, pero alam ko namang mahal na mahal ka noon at hindi ka pababayaan. Nay, bakit ba botong-boto kayo sa kumag na yon? Di ba sinabi ko naman sa inyo, hindi siya ang lalaking matagal ko nang pinapangarap. Bakit? Dahil lang ba sa mahirap lamang siya at walang pera? Pera lang ba ang mahalaga sa iyo, anak? Madamdaming pang tanong nito. Tila ginagaya pa ang mga napapanood nitong drama sa TV. Yan na nga ba ang napapala ng kapapanood mo ng TV? At mga Korean nobela? Siyempre naman, Nay, mahalaga ang pera ngayon. Lalo na sa mga katulad nating mahihirap. Kumuha siya ng isang pirasong pandesal at pinalamanan iyon ng butter. Hindi ka mapapasaya ng pera, anak. Wika nito. Bakit naman, Nay? Mapapasaya ba ako ni Betong kung pulos kamote lang ang kakainin namin sa araw-araw? Kung magkakatuluyan kayo, alam kong hindi siya papayag na kamote lang ang ipapakain niya sa'yo. Gagawin niya ang lahat, mapasaya ka lang. Ganun kanya kamahal. Tignan mo naman, hindi lang ikaw ang nag-iisang tao sa buhay niya, pero pinapakita niya na ikaw ang pinakamahalaga. Bakit mo siya nagawang sakta ng ganun? Nagdrama na naman kayo, Nay. Napapailing na wika niya, sabay sausaw ng pandesal sa kape. Magkano bang ibinabayad sa inyo ng Herodes na lalaking yon para lang ibenta niyo ko sa kanya, ha? Umismid ito. Nangihinayang lang naman ako. Sa love story niyo, anak, bagay na bagay kasi kayo kapag ka magkatabi kayo. Para bang may magic sa pagitan niyo kahit pa nga sabihin nag-aaway kayo. Dinadaya lang kayo ng paningin niyo, Nay. Hindi totoo ang magic sa tunay na buhay. Ah, basta, mali pa rin ang ginagawa mo kay Betong. Sinasabi niyo lang yan kasi natatakot kayo na baka hindi na niya gawin ang mga nasira sa bahay natin, biro niya. Sinasabi ko to dahil mali naman talaga ang ginagawa mo. May mga bagay na mas mabuting itago na lamang kaysa sabihin. Ikaw, grabe ka ha. Sinabi mo na, ipinadama mo pa. Hinusgahan mo pa yung tao base sa estado niya sa buhay. Hindi naman kita pinalaki ng isang materyosa pero ano? At naging mukha kang pera. Lumungkot ang mukha nito. Sinasabi ko na nga ba? At naimpluwensyahan ka ng mga kaibigan mong mga mayayaman. Tumayo na ito pagkatapos. Tandaan mo, anak, kahit gaano pa karami ang yaman mo sa mundo, hindi ka pa rin magiging masaya kung wala sa paligid mo ang totoong gusto ng puso mo. Darating din ang araw at malalaman mo kung gaano kahalaga ang mga taong nakapaligid at nagmamahal sa'yo. Bilisan mo ng kumain at tumulong ka na sa labas. Iiling-iling na pinagmasdan na lamang niya ang kanyang ina habang papalabas ito ng bahay. Larawan ang kanyang ina ng isang taong kontento na sa buhay kaya hindi na ito naghahangad ng higit pa roon. Yun din ang dahilan kung bakit hindi siya nito maintindihan patungkol sa pangarap niya sa buhay. Masama bang maghangad siya na yumaman balang araw? Naisip niya ang ginagawa niya kay Betong
Mukhang mali nga yata ang ginawa niya dahil kung tama yon, dapat ay hindi siya nakukonsensya ngayon. Pero marahil ganun lang talaga sa umpisa. Pasasaan ba at mapapatunayan niyang tama ang ginawa niya? Ipinagpatuloy na niya ang pagkain at tinigilan na ang pag-iisip. Kailangan pa niyang batiin ang kanyang ama dahil baka magtampo ito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang chapter 3 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.